Peps, kumusta kayo dyan? Nandito naman tayo, si PPNs TV ang yung likod. At sa video na ito mga Peps is pag-usapan natin mga Peps kung ano yung mga advantage at saka disadvantage sa pagbili ng tarantula sling o yung maliit na, maliliit na tarantula. At ginawa ko itong video na ito is para magkaroon ng idea yung mga beginners na gusto nilang bumili ng tarantula yung mga maliliit. So, ang video na to ay para sa inyo. Ang unahin natin is yung disadvantage sa pabili ng tarantula sling. Ito ay opinion ko lang mga peps kasi ito rin yung nakikita ko sa mga group na mga problema. Ito rin yung base sa experience ko. Okay? So, nakikita kong disadvantage sa pabili ng tarantula sling is yung sa feeders. Yan. Mahirap maghanap ng maliliit na feeders para sa tarantula sling, kagaya nito mga peps. Ayan. Pwera lang kung meron ka ng mga lats na colony. Tapos meron na mga nymphs, yung maliliit. Kasi yun yung pinapakain. Ito ay isang OBT. Ayan. Yung dati kasi yung inalagaan ko, is yung binili ko nung dati, is mas maliit pa nito. So, nahirapan akong maghanap ng feeders. Ang tips ko na lang sa inyo mga peps kung ikaw ay isang beginner, tatanungin mo na lang yung seller kung meron siyang nymphs. Yan, para hindi ka mahirapan sa paghanap ng feeders. Kasi napakahirap pag ikaw pa yung maghanap ng feeders niya. Pero meron namang alternative na pwede mong ipakain sa mga ganitong tarantula, yung mas maliliit pa, yung anay. Yan, pwede yung anay. Kasi natry ko rin yung anay nung dati. Tanggalin mo lang yung ulo ng anay para hindi makagat yung alaga mo. Yun yung pinakain ko. Yan, tapos may nag-suggest nung dati is yung pwede raw yung langaw. Pero yung langaw kasi is dumadapo kahit saan sa marurumi. So, yung ginawa ko is yung anay lang yung pinakain ko kasi yung anay yung kinakain is yung mga kahoy lang yung kinakain ng anay. So, hindi marumi yung kinakain nila. So, kaya pwede yung anay. Okay, yun yung una na kikita ko ang disadvantage pag maliit na tarantula yung bibilin mo kasi mahirapan ka talaga sa feeders. Yan. Okay. Yung next naman na disadvantage na nakikita ko is yung hindi mo malalaman kung ano ang gender nila. Yan. Okay. Kasi sa sobrang liit, kagaya nito, at kahit rin sa ganitong size, ito ay nasa 1 inch or 1.5, hindi pa rin malalaman kung ano yung gender niya. So yun yung mga disadvantage rin kasi alam naman natin na sa mga tarantula is matagal ang buhay ng female kaysa sa male. Yan. Kasi yung male is abot lang ng 3 to 5 years yung lifespan. Tapos yung female, in years 15 to 20 years, depende sa species ng tarantula. So, yun yung mga disadvantage rin kasi hindi natin malalaman kung ano yung gender nila. So, jackpotan na lang paglaki kung female. Yan, kasi alam nyo na, matagal mabuhay yung female. Yan. Tapos yung pangatlo, at ito na yung last na nakikita kong disadvantage, is pwede kang mascam ng seller. Yan, isa yan sa pinaka disadvantage ng pagbili ng mga ganitong kaliit na tarantula. For example is meron kang bibili na tarantula tapos ang sabi ng seller is Albon Nicaragua, ganyan na lang Albon Nicaragua. Tapos nang lumaki is nagiging Albo Honduran. Yan. So, mas scam ka mga peps kasi ang Albo kasi kagaya nito, ito ay isang Albo. Yan. Ang sabi ng seller nito is Nicaragua. Yan, Nicaragua. Tapos sa ganitong size, hindi mo pa kasi malalaman kung Nicaragua ba siya or Honduran. Kaya nung sa last time is merong mga na-scam kasi nung lumaki daw is hindi pala Nicaragua, Albo pala yung Honduran na pala na klase yung tarantula na in-out pero sabi niya is Nicaragua. Iba kasi yung presyo ng Nicaragua at saka yung Honduran.
mas mataas ng presyo ng Nicaragua kaysa sa Honduran, kasi yung Nicaragua is uncommon siya eh. Kung naalala nyo kay Idol Skitcho, Belma TV, is yung harpaktira niya. Na mali yung padala is, ang sabi is harpaktira kukripes na 10 pieces ba yun? Yan. Pero nung lumaki is naging OBT. So, parang natatawag rin na scam, na scam rin, kasi ang nilagay sa tag is harpaktira. Tapos alam naman yung harpaktira is full preface is mahal din yun. Okay? Uncommon yun eh. Tapos paglaki is OBT. So, yan makasascam ka mga peps. Yan. So, ang suggest ko lang mga peps is bumili kayo sa mga legit na seller mga peps. So, ito ay tips na to para sa inyo. Lalo na yung mga newbie pa na gusto mo bumili. Kung gusto mo na hindi ka ma-scam sa species na bibilihin mo, is mas maganda yung bibilihin mo is yung malaki na kagaya nito. Yan, medyo may kalakihan na mga 2.5 inches. Yan. Ito ay isang Bakipil Mahamuri. Yan. O, sa ganito pa lang, makikita mo na yung kulay niya na isang hamuri talaga. Okay? Sure bull. Sure bull na hindi ka na-scam. Okay? At ang yung gagawin na lang is ang gendering na lang. Yan. Okay. So, ngayon is pupunta na naman tayo sa advantage. Yan. Mayroon ding advantage. Siyempre. May disadvantage. May advantage yan mga peps. Okay. Ang advantage naman mga peps is nakaka-budget ka. Yan. Okay. Nakaka-budget ka. Yan. Kung baguhan ka pa lang, siyempre, lalo na kung sakto lang yung budget mo. Kapag ganito kasing size ng tarantula yung bibilin mo, is yung price niya or yung presyo is hindi gaano ka mahal. Yan. Kapag ganito is nakakatipid ka. Kasi kung malaki na yung bibilin mo sa ganitong size, yan. Kasi kung ganitong size na yung bibilin mo, mga 3 inches or nasa 2.5, yan. O lalo na yung mga sub-adult at saka adult, mas mahal na sila. Yan. Yan yung isang advantage rin pag yung bibilin mo is yung tarantula sling pa, yung mga maliit pa na tarantula, kasi mababa pa yung presyo niya. Okay? So, pero hindi lahat ng sling na tarantula is mababa yung presyo, kasi meron kasi yung iba yung mga uncommon, rare, mahal din yun ngayon. Kahit maliit pa, mahal pa rin yung presyo. Pero yun sa mga common lang, makakamura kayo sa mga maliliit. Tapos, syempre, kung maliit yung tarantula na bibilin mo, is maliit din yung paglalagyan mo. Kagaya nito, hindi ka na bibili ng malalaki na plastic container or plastic ware. Ganyan, mga dilly cups lang. Ganito, dilly cups. Yan, murang-mura lang talaga yan. So, budget. Kaka-budget ka talaga kung ganito. Tapos, yung pangalawa is, syempre, kung maliliit yung tarantula mo, is makakasave ka rin ng space. Yan. Hindi ka mahirapan sa space mga peps, kasi kung malaki yung tarantula, siyempre malaki rin yung enclosure. Pwede mo lang pagpatong-patungin yung mga dilly cups. Yan, ganyan. Sa ganitong setup, so apat na naka-dilly cups. So, yan. Makakasave ka sa space. Kasi kung mas malaki yung tarantula, is malaki yung enclosure. So, yan. Sa pang-advantage mga peps is napaka-rewarding rin pag nagpalaki ka ng nag-alaga ka ng maliliit na tarantula, yung maliliit talaga kagaya nito, tapos napalaki mo sila hanggang juvenile, hanggang sa mag-adult, mag-mature, napaka-rewarding yan, kasi ibig sabihin yan is good keeper ka, kasi napalaki mo yung alaga mo. Yan, okay? Mga peps, yun lang yung nakikita kong advantage at saka disadvantage pag yung alagaan mo is yung maliliit na tarantula kagaya nito, yung mga tarantula sling. So wala namang problema mga peps kung yung alagaan mo, lalo na yung mga beginner is yung gusto nila mag-umpisa sa ganitong size, wala namang problema sa ganyan. So ang siguraduhin nyo lang is yung papibilan nyo is yung legit seller talaga para iwas scam. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Tapos kung nagustuhan nyo ang video na to mga peps is
like nyo naman, tapos subscribe na rin sa hindi pa nakapag-subscribe. Bago tayo magtatapos is kailangan may shoutout tayo kasi last video is meron nagpa-shoutout. So una natin yung shoutout ay si Lance TV. Yan, shoutout natin si Lance TV. Si Lance TV mga pets is meron ding YouTube channel, so supportahan natin yung YouTube channel niya. Subscribe na rin kayo mga pets. Tsaka kay Rose Mix Adventure. Yan, shoutout sa Yulods. At subscribe na rin mga peps sa kanyang YouTube channel. At kay Ricard Lacanilaw. Yan, shoutout sa Yulogs. Maraming salamat sa patuloy na suporta kay PPNs TV. At saka kay Dayanan Jan Julius. Yan, shoutout sa Yulogs. Maraming salamat sa panonood kay PPNs TV. At saka kay Kenji B. Relativo. Yan, at saka sa YouTube channel niya na Exotic Rollers. Yan, shoutout. Panoorin nyo mga peps yung YouTube channel niya. Tapos kay Gabriel Lumangyaw. Yan, shoutout sa iyo Lods. Maraming salamat sa panonood kay PPNs TV. At saka kay Tim Mendoza. Yan, Tim Mendoza mga peps, mayroon din YouTube channel. Makibisit na lang sa kanyang YouTube channel. Maraming mga gandang setup ng closure. So yun lang mga peps. Sa lahat na magpapashoutout, maraming salamat sa inyong pag-suporta kay PPNs TV. At sa nice rin magpapashoutout is comment lang sa baba para sa next video ko mga peps, lahat kayo isi-shoutout ko para saya tayong lahat, okay? So, maraming salamat sa patuloy na suporta kay PPNs TV. Hanggang sa susunod, bye-bye!